Hi guys! Welcome back again to my YouTube channel. So ayan, nakabili tayo sa Okay ng isang short worth 100 pesos. So ayan, makikita nyo. May pendant tayo dito. Tatanggalin natin yan mamaya tapos ibabalik uli natin sa mask. So ayan, kukuha muna tayo ng pattern. By the way, nakagawa na pala ako ng pattern kanina. Tapos ipiplace na lang natin kung saan natin siya ilalagay. Ayan, ipipesto natin dyan. By the way, tanggalin muna natin yung pendant na maliit. So ayan guys, after natin tanggalin yung parang pendant, isilalagay natin yan muna sa gilid. Tapos ipuwesto na natin yung paglalapatan ng ating pattern. By the way guys, hindi na pala na natin lalabhan yung short kasi lalabhan na lang natin siya after natin siya magawa or after na lang maging face mask. So ayan, bago natin simulan is naghahanap tayo ng magandang pwesto para sa ating DIY face mask. Puputulin muna natin yan para makapwesto ng maayos ang ating mask. Yan. Then, ilalapat na natin yung parang pattern. By the way guys, dapat nyo muna ipin yung pattern sa lalapatan ng mask para paggupit nyo hindi ito magalaw. Para hindi masira yung ano, yung ating design. Ayan guys, sisimulan na natin gugupitin yung ating mask. So dapat guys, mag-iwan tayo ng parang maliit na space para sa tatahian ng ating ano, ng ating mask. Dapat may maliit siyang space para pag ano, hindi ito maliit, hindi ito liliit or magiging maliit sa ating mukha kasi nakasukat yung parang ano sa atin, yung pattern nakasukat na yan. So by the way, tatanggalin muna natin yung mga excess na tela. Yung parang lining ng short kasi nandyan na yan. So tatanggalin lang natin. Yan, pati yung kabila. So kanina guys, gumawa na pala tayo ng parang pang lining ng ating mask para hindi na natin gagawin mamaya. So kailangan lang is magkapantay lang yung parang yung top ng mask at yung sa ilalim ng mask. So ayan, sisimulan na nating tatahiin yung ano, yung ating mask. So bali pagkakabitin lang yung ano, yung ating tela. So yung gagawin natin is sa ilalim yung hindi makintab at tapos sa taas yung makintab. Para pag binaliktad yan natin is parang hindi makintab yung nasa ilalim. Yan, tatahiin lang yan guys. Tapos tanggalin lang yung mga excess na sinulid. Pati yung isa, yung parang ating base, tatahin din natin yan. After nyan matahi guys, is pagkakabitin ulit natin yung dalawa. So bali guys, gumawa na pala ako ng parang mga loop para sa kabitan ng ating tenga. So ganyan dapat talaga guys yung shape ng ating mask. Yung parang naka-arc para pag lapat na sa mukha nyan is maganda yung lapat ng mukha. So ayan, pagkakabitin lang yan natin guys. Mula dyan, papunta dyan. So ayan, pasadahan lang natin yan dyan guys. So bali mag-iiwan tayo ng parang butas para sa lulusutan at pagbaliktad ng ating mask. Ayan, ilalagay na natin yung loop na ginawa natin kanina. By the way guys, marami pala tayong loop kasi gumagawa din ako ng maraming mask tapos binibenta namin yan. So bali may mga natirang loop tapos susukatin na lang yan na parang 6 inches or parang 5, depende sa sukat ng yung mukha. Ayan, so bali sa akin is 5 yung sukat. So ayan, ginupit na natin. Tapos ikakabit na lang natin yan dun sa ilalim. Para hindi siya makita at para pag binaliktad is nandun siya sa ilalim. So ayan, ikakabit lang natin. Tapos pagtapos ng natahiyan guys, dire-diretso na yan papunta dyan sa baba, papunta dun sa kabilang dulo. Tapos lagay ulit ng loop sa kabila, tahi lang dyan. Hanggang mapunta tayo dun sa pinakababaliktaran ng, ano, ng ating mask, yung tela. So ayan, dyan, lagay ulit yan. Tapos tahe, tapos pasada ulit. Ayan, tapos hanggang doon na yan sa kabila, sa parang dulo. Tapos i-overlock lang natin yan para hindi tayo maan. Ayan. So after yan is gupitin na natin muli yung mga sinulid.
At ito na yung finished product natin, guys. Natahin na natin. So hahanapin lang natin yung parang butas. Tapos susungkitin natin yung ano, yung parang loop, tapos babaliktarin natin siya. Ayan, hihilahin lang 'yun, guys. Tapos pag nahila na 'yan, guys, dire-diretso na yung lalabas diyan. Ayan. Medyo masikip nga lang kasi nilitan ko lang yung butas. Ayan. Pero pag binaliktad yan, guys, is maganda na siya. Hindi mo makikita yung parang tahe. Ayan, guys. Kung makikita nyo, guys, parang maliit siya kasi hindi natin na plancha yan kasi wala naman tayong plancha. So, ayan, ganyan. Tatahiin na lang natin yan dyan. Paikot yan, guys. Ayan, dahil para maganda yung lapat ng ating mask, guys, is lalapatan natin siya ng isang tahe paikot. Ayan. Magsisimula tayo dito hanggang papunta dun sa kabila para maganda yung lapat niyan, guys. Yan kasi yung ginagawa namin pag lalapat kayo ng mask. Ang tawag sa amin dito niyan is dapa. Parang dinadapaan yung mask para maganda yung tahe, maging flat, seam, tapos malinis. Ayan, parang papadaanan lang niyan yan ng tahe. So ayan, konting ayan, guys, after natin yan matahi is lilinisin lang natin yung mga sobrang ano, sinulid. Tapos after nyan natin tanggalin yung mga sinulid, silalagay na natin yung parang pendant. Ipipwesto lang natin yung pendant kung saan to maganda ilagay. Tapos ayan. So bale parang gusto ko dito sa kabila ilagay yung pendant. Yung sa parang sa main, dito sa right side. Kaso nga lang is meron siyang design. So ayan, bali doon na lang natin ilalagay sa may space, sa parang may block. Ayan, ito pala yung pendant natin, guys, na tinanggal kanina. So dyan ka sana balak ilagay, kaso nga lang is hindi na makikita yung parang ano. So napag-isipan ko na sa kabila na lang kasi may space na block. Ayan, guys, dyan natin yan ilalagay kasi parang maganda tingnan pag dyan siya nakalagay kasi may space na black. So, pasensya nga pala, guys, kasi mahaba yung kuko ko. Hindi kasi ako sanay manahe na onti lang yung ano yung kuko sa kamay kasi yan yung parang Ayan, ikakabit lang natin yan dyan, guys, para maganda yung ano pwesto. So, bali isang tahi lang yan. Para hindi masyado makapal yung pakatahe. Tapos ilock na lang natin ng maganda para hindi ito matanggal kaagad pag nilalabhan or pag sinusuot. So yan, itusok lang natin ulit. Tusok lang. Yan, tapos maglalock na tayo niyan sa likod. Ayusin lang natin yung sinulid baka maputol agad. So yan, ilalock nang natin, guys. Tapos pag nalak na natin yan, isputulin na lang natin yung sobrang sinulid para hindi masyado makate sa bibig pag sinuot natin ito. So after nyan, guys, is ayusin na natin yung parang pakalapat ng ating mask para mamaya is hindi na natin siya aayusin pa. So ayan, guys, tapos na ang ating fashionable face mask. Ayan, guys, kung makikita nyo, maganda yung lapat ng ating mask. Kasi nakasukat siya sa atin. So, nilagyan ko pala siya ng konting space para makahinga tayo ng onte kasi pangit yung masikip. So, ayan, guys. Hanggang dito na lang muna. Huwag kakalimutan mag-subscribe sa aking channel. Salamat!